Alright mga kaibigan, since si Jeb Bautista, isa sa aking mga friend na nakita ko sa Facebook, ay gumawa siya ng mga pakulo para sa kanyang pangungutya dito sa simbahan. So ngayon, tingnan natin mabuti kung ano ba ang mga pinagsasabi niya, kung ito ba ay talagang totoo or baka naman magawa lang siya ng sarili niyang kwento na para ma-lead yung o magabayan yung mga tao palayo sa tunay na turo ng simbahan. Actually, ito part 1 pa lang to. Test lang muna ito para sa kanya. Kung mangyari, isunod-sunod na natin ito. Patunayan natin kung paano ba siya nagkakamali. Ito, mayroon lang tayong spoiler alert kasi siguro kung sino man ang makakabasa nito, eh baka mayroong mga bully tayo dyan ng mga kaibigan na mga kampi ni Brother Jeb. So, si Brother Jeb Bautista, kaibigan ko yan. Friend naman kami yan eh. Kaya lang, siguro meron kaming konting hindi na pagkakaunawaan. At ito nga ngayon, gusto niyang kutsain yung aking paniniwala o yung mga paniniwala na kagaya ko. So, ngayon tingnan natin. So, basahin nyo na lang yung spoiler alerts na nilagay ko dyan. Hindi ko na siguro mabasa lahat sa English para tuloy-tuloy tayo. Balikan nyo na lang kung gusto yung basahin. So, ito ang ginawa niya ng mga messages doon sa group chat na ginawa niya. Actually, siya ang gumawa nito sa group chat. At nag-spam siya ng mga messages. Tuloy ang pangutya sa simbahan, tinatawag niya na kulto daw. Pero hindi niya tinitingnan kung ano bang ugali na meron siya. Pero sige, tingnan muna natin kung ano ang mga pinagsasabi niya. At kayo nang humusga kung talagang totoo ba yung pinagsasabi niya or baka lang dinadaya lang niya ito. Sige, simulan natin. Dahil sa naging masama ang tinataguyod na aral ng mga Mormons, ang pag-asawa ng marami, mayroon nakasulat sa kanilang aklat sa Omni, chapter 1 and verse 2, ganito nakasulat. Subalit masdan, ako rin sa aking sarili ay isang masamang tao at hindi ko sinusunod ang mga batas at mga kautusan ng Panginoon na dapat ko sanang ginagawa. Ano ang pag-amin ng bulaang propeta sa kanyang sinulat? Masdan daw, ako rin sa aking sarili ay isang masamang tao at hindi ko sinusunod ang mga batas ng mga kautusan ng Panginoon. Diyan namin na ang bulaang propeta na hindi siya sumusunod sa batas ng Panginoon. Anong batas ng Panginoon? Ang batas ng Panginoon, isa lamang ang asawa. Kaya dito sa kanilang aklat, inaamin nilang masama itong bulaang propeta. Ito. At kung basahin mo pa dito sa mga Musias, chapter 4 at verse 14, ganito ang ating nakasulat. O ganito nakasulat sa kanilang aklat. Hindi ninyo pinahintulot na sila ay lumabag sa mga batas ng Diyos. At nasipaglaban at nakitang pagsaway o paggawain sa isa't isa at nagselbi sa Diablo ng siyang Panginoon ng kasalanan. Sino nga daw to itong Diyos nila ang nagsisilbi sa Diablo? Itong gumagawa daw ng kasalanan o siyang Panginoon ng kasalanan. Kaya inamin na mismo ng aklat nila na itong bulaang propeta nila na siyang gumagawa ng kasalanan ay nagsisilbi sa Diablo na siyang Panginoon ng kasalanan. Kasalanan kasi ang maraming asawa o polygamy na aral. Kaya
hindi na makaunyan si Armand dahil yung kanyang aral ay aral ng demonyo. Ah, paano ngayon yan, Armand? Ay inamin nyo sa inyong aklat. Di ba? Sa Omni 1-2, subalit masdan ako rin sa aking sarili isang masamang tao. Kita mo? At hindi ko sinusunod ang mga batas at mga kautusan ng Panginoon na dapat ko sanang ginagawa. Inamin ang bulang propeta mismo sa sulat nyo. At kung basahin pa natin sa Moses 4:14, yan ay nagsisilbi daw sa Diablo na siyang Panginoon ng kasalanan. Ano yan? Di butata ka naman, kaibigan. Kung ako sa iyo, layasan mo na yung bulaang aral ninyo. Subalit masdan ako. Yan ang... Yan. Sige, so... Dahil sa... ayun sa nabanggit ni Job, mayroon siyang dalawang klaseng aklat, versikulo na ginamit. At ito yung mga pag-aaralan natin ngayon. Kung ano ba yung mga ginagamit niya. And ito lang yung isang bagay na hindi niya naintindihan. O siguro naintindihan niya, kaya lang pinipili lang niya yung mga bagay na gusto niyang ipaabot, na which is hindi naman parte sa context. Okay, so una, tingnan natin. Una, nagbanggit siya ng Omni, yung aklat ni Omni, Kabanata 1, versikulo 2. Pero ang problema, binasa lang niya ang parte dito sa bandang huli. Sa English, ang pagkasabi, "But behold, I of myself am a wicked man, and I have not kept the statutes and the commandments of the Lord as I ought to have done." Ngayon ang problema dito, ang sinasabi ni Job, ayon sa kanyang focus na pagkaunawa, inaamin daw ng propeta, na bulaan ng propeta, sabi pa nga niya, bulaan propeta ng Mormon, na isa daw siyang masama, inamin daw niya, no? Kasi yan nga ang pagkasulat eh. I of myself am a wicked man. Pero ang hindi niya na gets dito sa kwento na to, or sa sulat na to, is sino ba ang nagsalita? Kung basahin natin sa simula, itong mga pinag-underline ko dyan, isang tao lang ang nagsabi niyan. Ito, unahin natin yung pinakauna. Sabi niya, "Behold, it came to pass that I, Omni," so yan ang pangalan niya, "Omni, being commanded by my father Jerome that I should write," ulit, sabi niya, so siya, "I should write somewhat upon these plates to preserve our genealogy." So, kaninong genealogy? Kay Omni. Siya ang nagsulat. Ngayon, sinabi niya ito sa pangalawa. "Wherefore, in my days," kaninong days? Si Omni pa rin. Siya ang nagsulat eh. At siya din ang nagkwento. "I would that ye should know that I fought much with the sword to preserve my people." Sabi niya, "I fought much with the sword." So, sino ang nakipaglaban? Si Omni. Siya pa rin. Siya ang nagsabi. So, nakipaglaban siya na para maipreserva o para mabuhay sila. Hindi sila maubos, no, yung lahi nila. Ang sabi niya dito, ituloy natin, "The Nephites from falling into the hands of their enemies, the Lamanites." Kasi may kalaban sila. At yan yung dugtong sa sinabi niya ngayon na inamin daw. Pero sino ba ang nag-amin? Ulitin natin. Basahin natin yung parte kung saan niya binasa. Ito, sabi niya, "But behold, I," sinong nagsabi dito? Andun mismo, si Omni din. "Of myself, am a wicked man." Sa madaling salita, hindi si Joseph Smith yan. Napilit niyang sabihin, inaamin ni Joseph Smith na siya ay masama dahil daw sa paggawa niya ng polygamy. Actually, natin yan sa sunod na part siguro. Gamitin natin ibang part yan. No? Kasi ito, gusto ko lang i-emphasize dito sa mga
sinasabi niyang bersikulo na out of context, no? Pilit niyang ipamukha na masama yung propeta, o yung masama yung bulaang propeta daw na sabi niya, dahil inamin nito na siya ay masamang tao. Pero ang hindi niya nagets, hindi niya naintindihan, hindi iyan tungkol sa kanya. Ang nagkwento diyan mismo yung may-ari ng nagsulat na si Ogni. So hindi si Joseph Smith o hindi yung propeta ng mga Mormons. Tapos sabi dito, "And I have not kept the statute and the commandments of the Lord as I ought to have done." So yan yung parte na kung saan sumablay siya sa pag-intindi o pag-unawa sa aklat ni Mormon. Pilit niyang sabihin ni ito ay si Joseph Smith o ito yung propeta ng Mormon, na wala namang kinalaman si Joseph Smith dyan. Okay, ngayon, nagbanggit din siya ng pangalawa. Tuloy natin sa pangalawang verses na sinabi niya. Itong Mosiah chapter 4, itong naka-black parts, ito lang din yung binasa niya. Sabi dito, "Neither will you suffer that they transgress the laws of God and fight and quarrel one with another and serve the devil who is the master of sin." So ang pagkaintindi ni Job na naglingkod daw si Joseph Smith o yung bulaang propeta ng mga Mormons, sabi pa niya, mga Mormons, no? Mga bulaang propeta, na naglingkod sila sa demonyo. Kasi yan ang nakasulat. Who is the master of sin? Pero ang hindi niya naintindihan na itong parte na to ay kabilang sa sinabi ni Haring Benjamin patungkol sa mga magulang kung anong dapat nilang gawin para sa kanilang mga anak. Sabi niya, "And ye will not have a mind to endure what with another, but to live peaceably, and to render to every man according to that which is his due. And ye will not suffer your children that they go hungry or naked." Ituloy natin yan sa binabasa niya. "Neither will you suffer that they transgress the laws of God and fight and quarrel one with another and serve the devil who is the master of sin." Ituloy natin, "Or who is the evil spirit which hath been spoken of by our fathers, he being an enemy to all righteousness." Sa madaling salita, hindi iyan si Joseph Smith na umamin na naglingkod sa demonyo, kundi isa yung pahayag ni Mosiah. Kumbaga parang gusto niyang ipaabot sa mga magulang, no, na alagaan nila kanilang mga anak. No, dapat hindi nila ahayaan na mag-away or paglingkuran or pagsilbihan yung demonyo or yung devil nga, sabi pa nga, no? So hindi yan pag-amin. Hindi rin yan yung pag samba sa demonyo, no? Kasi yan ang gusto niya ipaabot, eh. Na demonyo daw yung ilaw. Demonyo daw yung kumbaga para pinaglingkuran ng propeta na si Joseph Smith. So ngayon, kayo na ang humusga. Ano ba itong pinagsasabi ni Job? Ni Job Bautista? At bilang isang INC na member, siguro tumanda naman na siguro siya dyan. Maganda ba na gawin yan sa mga ibang, gagawin mo yung pangungutya sa ibang sekta na mismo ikaw hindi mo alam kung anong mga pinagsasabi, anong mga pinagsasabi mo? Dito pa lang sumablay na si Job Bautista, pero kayo na ang humusga, dahil ayaw ko naman na siyempre maging one-sided lang ako, which is in fact yun naman talaga. Pero gawin din natin dito is maging patas tayo. So, kung ako, naglingkod ako sa Mormonism o sa LDS, hindi ako nangungutya kung anong klaseng tao ka o kung anong klaseng rehiyon kung maano ka o kung anong mga pinag-aaralan mo. Ang problema lang kasi dito sa mga kapatid natin, hindi naman siguro lahat, no? May mga mababasa lang tayo sa mga online, no? O sa mga post nila sa thread,
na minsan tinitira nila yung mga ibang sekta na mismo sila hindi nila alam kung ano mga pinagsasabi nila. Kagaya na lang dito si Jeb Bautista. Okay, so iwan ko na yan sa inyo. Kayo na ang humusga. Maraming salamat at magandang gabi.